natin. Ito. Pero, mag-wait ka kay mama, okay? Pagbalik, close out along eh. Mm. So, kailangan nyo magsakit ng ilong. Tapos, dapat na, ano yun, may ventilation kayo. Hitcha! Your voice is back, ha! Oh, hi, Team Lisa! Today is Saturday. May pasok pa rin today si Papang. I think yung pasok niya in-extend hanggang June 2. Wala siyang rest day. Hindi ko alam kung sa Martes ba siya magre-rest day or magre-rest day siya bukas or sa Monday. Kasi nagbago na naman yung schedule niya. But anyways, gagawa ako ngayon ng yema cake. Pero hindi na ako gagawa ng sponge. Kasi, tada! May nabili akong ganito na sponge cake na ano na siya. Already sponge na siya. Ayan, nagawa na siya. Oh, ayan. Pero titikman ko pa rin. Iti-taste test natin later yung lasa ng sponge na to or ng cake base na to. Ang gagawin ko na lang is yung yema icing. So, sa mga gustong malaman ko pa paano gumawa ng yema icing, si Jake din siya nag-aantay. Nali ka mag-uhay ako muna dito, be! Dali! Ah, wag na to. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung ano nito, yung yema icing. So, mas mapapadali ang buhay ko. Kung sa area nyo may ganito kayo, iti-taste test natin muna siya mamaya. Kung masarap ba yung cake base na ito. But for now, gawa muna tayo ng yema icing. And yung mga ingredients, ilalagay ko sa screen. Ang kailangan lang natin for yema icing is 1 can na condensed milk, 1 cup ng whole milk, 2 tablespoons ng cornstarch. Kung wala kayong available na cornstarch, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Bale, 15 grams ng all-purpose flour. Tapos, egg yolks, mga 5 piraso. Yung vanilla nyo is 1 teaspoon. Tapos, sa butter, 1 tablespoon. So, ayan, gawin na natin yung ating yema frosting. So, ready na po tayo. Ngayon, gagawin na natin yung ating yema icing or yema frosting. Napakadali lang po nitong gawin. Sa isang kaserola na maliit, ipaghahalo nyo lang muna yung inyong condensed milk, yung inyong fresh milk. Ayan. Tapos, yung apoy ninyo kailangan nasa low to medium heat lang, okay? Tapos, imimix nyo yung dalawa. So, kapag nag-incorporate na yung dalawa, ngayon naman ihalo nyo yung inyong cornstarch. Kung wala kayong available na cornstarch, pwedeng-pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Yan. Tapos, i-mix nyo sila all together. So, after ng inyong cornstarch or ng inyong all-purpose flour, ngayon naman, isasabay nyo na yung inyong 5 egg yolks. Tapos, isabay nyo na din yung inyong vanilla extract. So, ngayon, after nyo ma-mix all together lahat ng inyong ingredients, kailangan nyo po siyang continuous mixing kasi para hindi po magbuo-buo yung ating yema icing or yema frosting. Imimix lang to natin siya until mag-thicken po yung kanyang consistency. Yung fire po ninyo is nasa low to medium heat lang, okay? So, ayan, medyo nag-thicken na po yung consistency ng ating yema icing. Yung iba, nagsustop na sila sa ganito kasi ibinubuhos lang naman nila sa kanilang cake. Kung ibubuhos na lang po ito sa inyong cake, okay na po yung consistency na ganito. But since today, gagawin ko nga siyang frosting, so medyo hahabaan ko pa or extend ko pa yung aking cooking time para medyo mag-thicken pa siya ng konti at maging frosting po siya sa ating cake. Kasi kapag ganito yung consistency, tapos ibinuhos siya sa cake, magdi-drip down sa sides ng cake yung ating frosting. Huwag nyo lang titigilan yung pag-mimix sa kanya.
kasi may tendency na masunog po yung ilalim. And yung fire ko ngayon is nasa super super low na po. Ito lang yung mahirap kapag gumagawa ka na ng frosting, yung pang frost na ng cake, hindi yung pang buhos. Kasi kailangan consistent ka sa pag-mimix sa kanya kasi masusunog po yung ilalim. Tapos medyo marami-rami yung magiging buo-buo. Ayan, medyo nagbubuo-buo na nga siya. So ayan, sobrang thick na ng kanya consistency. Patayin na po natin yung apoy. Pagpatay niyo po sa apoy, ihalo niyo na po yung inyong butter. And yung butter niyo, kailangan po unsalted butter siya, okay? Yung butter ang magbibigay ng shine, ng shiny shimmery na yema frosting. My God, ang bango ng amoy. Sana naaamoy niyo yung naaamoy ko ngayon. Ang bango-bango. So, ayan. Our yema icing is done. Wee, ang sarap dito. Tikim tayo ng konti. Ina sa gilid. Sarap. Ang saya pa na naman eh. So, ngayon, gagawa lang po tayo ng shredded cheese. Ito yung cheese na ginagamit ko pang topping sa aking yema cake. Pero may mga mabibili naman po kayo na naka-shredded na, di ba? Pero ako, ito na lang yung akin. Yun yung gagamitin ko is mga kalahati lang naman ito. So, yung kalahating ganito, marami na kasi siyang magagawang shredded cheese. Tapos, gagamit lang ako ng ganito, yung grater ba yung tawag nito? Tapos ayan na, natapos na, and marami-rami yung nagawa ko, di ba? Kalahati lang po yun ng cheese. So, kung sa grocery kayo bibili, yung mga ganito karami, nasa around 300 yen na yan, or 300 plus yen. Depende na lang sa grocery ninyo. Pero kung pwede kayo na lang ang gumawa, mas makakamura kayo kasi ganun yung karami. Kalahati lang ng cheese yung nagamit ko. Tapos ayan, this one is around 200 or 300 plus yen lang din naman siya sa grocery. So, mas makakamura po kayo kung kayo na mismo yung mag-grate. So, our yema cake is done. Overload masyado yung cheese. Ah, yummy! Yummy, yummy! Ayok niya, ayok! Sarap niya, sarap daw. Sarap, sarap. Sarap doon siya, sarap. Napeloy. Tikman na natin yung sponge. Pwede na rin pala. Ang sarap na rin pala niya. Pwede na yung sponge cake. Sarap. Sarap lang. Ito na yung tumba na. Second slice na si kuya. Pwede lang tayo mabili ng gato ba? Tapos yung ano lang, icing. Icing lang gawin, di ba? Alas dos na po ng hapon. Yung tatlo nandoon na sa taas. Ako naiwan ako dito sa baba kasi nagluluto ako ng ulam for dinner. Magminudo lang kami. Kaso lang yung minudo ko, wala ng carrots kasi naubusan na rin pala kami ng carrots. Tapos, nagre-rearrange na naman ako dito. Kasi yung lalagyanan namin ng mga plato, ganyan, ng mga bowls, tinanggal ko na sa lalagyanan. Tapos, ginawa ko nang siyang drawer para doon sa mga hari-harina, ganyan. Papakita ko sa inyo sandali.
So ayan, yung plato namin nandito nakalagay. Tapos yung mga lalagyan niya before, dito ko nilagay yung mga nabuksan na ng mga harina. Ayan, yung mga na-open na ng mga plastic-plastic. Tapos nilagay ko na lang sila sa ziplock. Ito, ayan. Yung breadcrumbs, itong nasa dulo, ano yan eh. Yung malagkit na bigas. Ayan, glutinous rice. So, nandito na lang sila nakalagay lahat. Tapos ito yung coffee cream ni Papa, white sugar, brown sugar. Tapos ayan, yung coconut, ano ba to? Desiccated coconut. Basta yung mga nabuksan na. Ayan, pati yung salt. Nilagay ko na lang sila dito sa drawer na to para hindi na nakakalat. Tapos nilagay ko sila sa ziplock lahat. Tapos ito, nakita niyo naman to, di ba? Nandito yung mga ano natin, mga stocks natin nakalagay. Tapos dito sa drawer na maliliit, dito ko na nilagay yung mga piping bag ko. Ayan, yung mga ano, piping tips. Ito, nakukuha ko lang po ng libre doon sa mga nama cream or whipping cream na nabibili ko sa grocery. Libre lang po yan sila. Tapos may plastic siya na tip. Ayan, libre lang to. Tapos dito sa kabila, nandito na yung mga pang ano, pang nilalagay sa ibabaw ng cake, like yung candles. Ito, ayan. Tapos yung toppings ba, nandito na sila lahat nakalagay. Ayan, tapos may plastic pa dito. Tapos ayan, ayan. So ganyan yung ginawa ko dyan. Tapos dito sa ilalim, nakita nyo na rin naman ito, yung mga stocks natin. Hinuol ko na to nung nakaraan. So dito na sila lahat nakalagay. Medyo maaga-aga akong gumawa ng ulam for dinner kasi mamaya maaga uuwi si Papang around 4 or 5 p.m. Tapos sabi niya may puntahan daw kaming lugar, magandang lugar. So mamaya aalis tayo. And hanggang gabi daw kami doon, sabi niya. Kaya ginawa ko na lang in advance yung ulam namin for dinner. And syempre mamaya mag-vlog ako and isasama namin kayo. Oh, pangalawa na. Ang ganda ng tanawin. Oh, hindi pantay kasi kay Papang yung